Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Mind Games at ito ang inyong lingkod, Jackie Cruz, na inyo po makakasama sa loob ng isang oras. At kayo po ay nanonood dito pa rin sa ating Himpilan Katipunan Channel at syempre kasama pa rin natin ang ating tunay na bida ng palatuntunang ito, walang iba kundi si Professor Celso Caingles. Magandang hapon po sa inyo, Prof. Celso. Magandang hapon, Cathy. Magandang hapon sa lahat ng mga katipo. Okay, at alam nyo, katulad ng ng mga nangyayari ngayon. At last week, di ba, pinag-usapan natin, sa damakmak na impormasyon na naman yung ating malalaman ngayong araw na ito. Pero today, ang ating pag-uusapan ay man and historical action. Nako, ano kaya ito? Excited ako rito kung ano itong ating gagawin o ang inyong i-discuss ngayong araw na ito, Prof. Celso. But bago po tayo magpatuloy at magsalita po si Professor Celso, invite ko lang po kayo na please like, share, and subscribe ang ating pong Katipunan Channel sa ating FB page at syempre sa ating YouTube account. At syempre, maaari po kayo magpadala ng sulat kroniko sa ating pong dito sa ating pong palatuntunan, no, para kung sakali man po ay may nais po kayong talakayin natin, mag-iwan lang po kayo ng mensahe diyan. At syempre, maaari rin po kayong mag-text kahit sa akin na lang po at makakarating naman din po kay Professor Celso 0915-258-4091. At mas maganda pa rin syempre ang mag-iiwan kayo ng message para kahit po si Professor Celso ay makikita niya ang inyong mga mensahe. Anyway, let's go the ball rolling dahil excited na ako sa ating talakayan ngayong araw na ito, Prof. Celso. Okay. Ay, sige. I-flash na natin yung PowerPoint natin. Okay. Kunting recap lang, sa ilang nakaraang mga episodes natin, napakita natin na yung mundo pala kontrolado ng kabal na may demonic agenda. No? Pagkatapos, ginagamit pa nila yung mind control para takutin ang tao at para mga tao sumunod sa agenda nila. Tulad nung pinakita natin sa New World Order, sa 911 sa Amerika yung September 11 attack. No? Para magalit ang mga Amerikano, para mag-justify yung pagsakop sa Iraq. Ganun din sa COVID. No? Media campaign, dami daw namamatay. Para matakot ang tao, para mag-justify ang bit-bet-chin. Nakakatuwa, bit-chin. Talaga naman, ano? At napag-usapan nyo natin, bakit takot mga tao? Bakit ang mga tao ayaw manindigan? Naikwento ko ha, kahapon, pumunta ako ng SM. Hinanapan ako ng vaccine card. Sabi ko, labag sa batas yan sa Republic Act 11525. Hindi naman nakapalag ang gwardiya, pinapasok naman nila ako kahit wala akong vaccine card. Ano lang pala to, sindakan lang. Kasi alam naman nila, walang basihan yan eh. Pero ang punto dito, bakit ayaw gumising ng mga tao, ayaw lumaban ng mga tao para mga tupa, kaya herd immunity yung ginagamit. At
Sabi ko nga nung nakaraang episode, ang tao pagising na wala nang takot. Pero bakit hindi nagigising ang tao? Eh, yun, may heart, no? May chloride sa toothpaste, lahat-lahat na. Pero tulad ng picture na kita nyo dyan, pag tumindig tayo, tiklop, taob yung mesa nila, kaya kailangan tumindig. At paano ba tayo magising? Yan ang pag-uusapan natin. Nung nakaraang episode, sabi ko, isa sa mga unang landas para magising ay yung pagtanggap, pagpapatawad, at panalangin. Pagtanggap, pagpapatawad, at panalangin, tatlong P. Yan ang pag-uusapan natin ngayong, Cathy. Yung man in historical action next ay galing sa paper ni Dr. Ramon C. Reyes. Si Dr. Reyes ay naging professor ko sa Ateneo. Naging professor din ng nakakabatang kapatid ko sa Ateneo. Yung picture na yan ay kuha yan sa isang party ng mga ng Belgian Alumni Association. Kasi kami ni Dr. Reyes, pareho kami nag-aral sa Catholic University of Louvain sa Belgium. Kailang siya noon, 60s pa, ako 90s na ako nag-aral doon. Kaya may association kami, Belgian Alumni Association, mga Pilipino nag-aral sa Belgium. Nakikita-kita. Ngayon lang may pandemic na hindi na kami nakapag-party kasi wala na, no? Namatay siya noong 2013. Po isa sa mga dakilang profesor sa Ateneo. Next, yung man in historical action sa paper ni Dr. Reyes, ayon kay Dr. Reyes, ang tao daw ay isang cross point. Parang, you know, cross point of several lines of events, physical, interpersonal, social, historical, at existential. Kung ano man ako ngayon, kung sino man ako ngayon, ay dahil sa mga lines of events na nangyari sa aking buhay, yan ay ako ngayon. Kaya pag natalakay natin dito, baka magkaroon tayo ng baitang ng pagtanggap. Kasi karamihan, lahat ng mga ito, Cathy, hindi natin pinili ito eh. Una sa lahat, hindi natin piniling maisilang, di ba, mabuhay. Pero nandito tayo at itong mga cross point na ito ay binigay. Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon. Una, next, ang tao daw ay physical cross point. Ibig sabihin, ang katawan natin, ang anyo natin, ang tangkad natin, ang mga sakit natin, ay dahil sa mga genes na minana natin sa ating mga magulang. We are a physical cross point dahil sa mga kinakain natin, sa mga iniinom natin, sa hangin na nilalanghap natin, no? Alam mo, Cathy, yung nakakabatang kapatid ko, nung nabuntis siya sa pangalawang baby niya, umuwi talaga siya sa probinsya para doon mabuntis. Kasi dyan sa Manila, maraming sanggol na sinisilang na may maraming problema sa puso. May rheumatic heart, may asthma, kung ano-ano pa. Dahil napakataas ng lead content ng hangin dyan sa Manila. Dapat nga daw, Euro 4 compliant na tayo. Ewan ko kung nasusunod yan. So, nilalangap nating hangin na bumubuo sa ating katawan ngayon. Lalo na yung pagkain. Importante yan. May kaibigan akong doktor, surgeon siya, kung naging holistic medicine. Ang dami niya nang nagamot na mga cancer patient, napagaling na cancer patient. Mga tao, pag nagka-cancer, gagastos ng million-million, patay din. Yun pala, napakasimple ng gamot. Diet lang, vegan, ano? Talagang walang karne, walang kahit isda, baboy. Talagang pure vegetable, saka prutas, saka pinapajusin niya. Kasi sa totoo lang, the human body is not designed to eat animal meat. In fact, na-discover ni Dr. Max Gerson ng 1926 na yung human pancreas pala, walang enzyme that can break down animal protein. So pag kumakain tayo ng, lagi tayong kumakain ng karne, baboy, manok, na i-stress yung pancreas, kaya nagkaka-diabetic, nagiging diabetic yung tao. No? So sa kinakain natin, sa tubig. Alam mo, Cathy, no offense po dyan sa Manila. Sa Manila, ang daming nakapustiso, ha? Oo nga. Kasi yung mineral content ng tubig, hindi mabuti. Dahil sa congested yung city,
by principle of osmosis, pumasok sa yung tubig dagat sa underground reservoir, kaya apektado yung mineral content ng tubig, kaya yung ngipin hindi rin matibay. Sa Cebu, kung mapansin mo, ang mga tao doon very stocky, ano? Talagang ano sila, matitibay, tsaka magaganda mga ngipin nila, kasi ang lupa sa Cebu, ano eh, calcareous, lime, mataas ang mineral content. Kaya lang, yung common disease naman sa Cebu, hypertension, kidney, tsaka kidney disease. Kasi mahilig din sila sa buwan o sa toyo, ah, toyo, no? Sa mga maaalat. So, we are what we eat. We are what we drink. We are what we breathe, no? We are a physical cross point because of the food, the water, the air, the genes, no? Kaya nga pag minsan pag nagkukonsulta tayo sa doktor, tinatanong tayo kung sino bang hypertensive sa pamilya, sino bang diabetic, ano? Sino bang nagka-cancer. Family history. Family history, kasi yung genes ka. Pero alam mo yan, alam mo ano yan eh. Next, ang tinatawag dyan, nature and nurture. Next. Kasi minsan yung pagkain, yung family recipe, napapasa din. Kaya yung mga sakit, napapasa din. Kasi may tinatawag na predisposing factor tsaka predisposing factor tsaka tawag dito precipitating factor. Yung mga genes andyan na yan eh, tayong lahat may cancer genes. Eh kung yung family recipe hindi healthy, talagang ano yun, mag-activate yun. Okay, we are, sabi ni Doc Reyes, we are a physical cross point but we are a conscious physical cross point. Yung punong kahoy halimbawa, physical cross point din yan, ng mga nutrient sa lupa, mga sa yung hangin. Ang pagkakaiba ng tao sa hayop, sa ibang hayop sa punong kahoy, tayo ay conscious. Alam natin, nakakapag-isip tayo. At yan ang susubukan natin pukawin sa mga tagapanood natin ngayon, kasi karamihan na hindi nag-iisip, sumusunod na lang. As conscious physical cross point, I become a task. Task, ano bang task sa Tagalog? Gawain, no? Oo. So, halimbawa, may yung cancer cell or diabetic cell tumatakbo sa pamilya, pero dahil conscious ako, I can put a stop. Pwede kong baguhin ang diet ko. Oo. No? Yung tinatawag na nature and nurture. Kasi grabe yung advancement sa genetics eh. In fact, na-discover nila alcoholism, halimbawa, no? Being alcoholic. Nasa genes pala yan. Na-discover nila sa mga Mexican tribe. Pero you can put a stop. Kahit homosexuality, nasa genes din. Huh? But you can put a stop. Nature and nurture, dahil tayo ay conscious. In fact, pinapakita lang, next, may mga tao, may mga kapansanan, pero nakakagawa sila ng marvelous feat, no? Yan si Jennifer Fox ata to, yung nagpapalipad ng eroplano gamit lamang ang mga paa kasi wala siyang kamay. Kamay. Oo. So hindi pala hadlang yung physical handicap sa pagkamit natin ng tagumpay sa buhay, no? Mga magagaling na singer, si Stevie Wonder, di ba? Bulag yun. Magaling kumanta si Ray Charles, ano? So because we are a conscious physical cross point, we are capable of transcendence. Okay? Pangalawa, next. Maliban sa being physical cross point, I am also an interpersonal cross point. Ibig sabihin, kung ano man yung personality ko ngayon, ay dahil sa contact ko sa mga personality sa buhay ko, tulad ng magulang ko, mga tita, mga tito, mga lolo, mga lola, yung mga kinalalakihan ko. So, in fact, may nabasa ako sa Reader's Digest nun eh, why do we love those whom we love? Bakit halimbawa, ito type mo, hindi na, like halimbawa, pag mamayabang mo sa, sa mga barkada mo, ay gwapo-gwapo ng crush mo. Nung nakita nila ang crush mo, sabi mo, gwapo. Eh, para sa'yo, gwapo yun eh. Kasi,
Ang paliwanag pala ni Carl Jung dyan, yun ang mga archetypes, mga love map. Siguro yung crush mo, may hawig sa mga male character na kinalakihan mo. Tatay mo, uncle mo, lolo mo. Kaya subconsciously, may attractive yung taong yun. Dahil tayo ay produkto ng mga magulang natin, mga kamag-anak natin, no? Next. Okay. Bakit talagang kinakopy natin yung mga magulang natin? Bakit minamana natin mga ugali natin? Ayon sa psychologist na si Conrad Lorenz, of all the animal species kasi, it is the human species that is most helpless at birth. You abandon a human infant, 99.99% mamamatay yan. Hindi tulad ng ibang hayop na tulad ng si Bambi, ano? Yung mga herbivorous na pagsilang nila, pag nakakain ng damo yan, mabubuhay na yan. Pero ikaw Kati, marami kang anak, di ba? Ang hirap magpalaki, di ba? Lalo pag sanggol na. Walang tulog. Pag nagkasakit, nako, hindi ka rin makakatulog, di ba? Correct, no? Oo. Kasi, dahil sa helplessness na yan, talagang we cling to the parents for survival. Mm-hmm. Kaya, nakita ni Conrad Lorenz yan sa mga ano sa mga pato na pag hatch nila sa itlog, ang unang figure nila na makita, yon ang akalain nilang magulang nila at kukopyahin nila yon. Susundan. Parang napanood ko sa Walt Disney noon ba na may isang manok pag hatch na nakita niya si Pluto. So sinubukan ni Plutong tumahol, sinubukan ng manok na tumahol. Or ewan ko kung napanood mo yung sining Fly Away Home. Yung mga ducks na kailangan mag-migrate sa south during winter. Eh namatay yung nanay nila, yung batang babae na. Inakala nila nanay nila si Masundan-Sundan, no? Tindang movie yun. No? So we copy the parents, no? And we most often, next, we idolize the parents, no? Nung maliit pa tayo, para sa atin, yung tatay natin, Superman, yung nanay natin, Superwoman, di ba? Oh. At paglaki natin, na-discover natin na they're as human as we are. Hindi naman pala silang ganun ka Superman o Superwoman. No? Kaya lang, we have no choice kasi we are, sabi nga ni Skinner, si Bruce Skinner, yung father of behaviorism, show me a child and I'll tell you what kind of a parents does he or she have. Diba? Minsan, unfair kasi yung mga magulang na they will blame the children pero hindi nila nakita na kung ano man yung mga bata ay dahil din sa kanila. Tulad isang beses, may nakita akong nanay, talagang pinapagalitan niya yung anak niya, minumura niya. Alam mo ba anong kasalanan ng anak? Hello. Nagmura yung anak. Kasi nakuha sa kanya. Hindi na, maraming magulang, hindi nakikita yan eh. Ang pinapaka-unfair na ginagawa ng magulang, i-compare ka sa anak ng kapitbahay o sa pinsan mo. Ba't di mo sundin si ganito, si ganyan? Unfair yan. No? O sabihin, binuntis kita, pinanganak kita, inalaga. Eh, una sa lahat, hindi naman natin, we didn't ask to be born, di ba? No? Hindi na nakikita ng parents yan eh, na children are products of their own making, di ba? Okay, I am an interpersonal cross point. But again, next, I am a conscious interpersonal cross point. Maaring hindi ko, you know, I may not like my father, I may not like my mother. Minsan, we wish na we have a better father, we have a better mother. Pero wala eh, andyan na yan eh. O minsan, we're hoping na mabago natin mga magulang natin. Hindi natin mababago yan. You cannot teach old dogs new tricks. The most you can do is to accept them. As a conscious interpersonal cross point, kung meron na ako hindi nagustuhan sa mga magulang ko, sa pamilya ko, wala naman perfectong pamilya eh. I can make a better family kung panahon ko na maging magulang. I can put a stop. Halimbawa ko, Kati, hindi talaga ako nagsusugal eh. Kasi yung tatay ko sugarol eh.
minsan aalis siya naka Rolex pagbalik wala. Minsan aalis siya naka kotse pagbalik naka taxi natatalo. Kaya ako hindi ako nagsusugal kasi nakita ko rin yung pain na nakita niyo yung bad effect. Yung pain ng isang gambler na natatay kaya ako hindi talaga. Kung ano may yung nakita kong hindi ko nagustuhan sa mga magulang ko, hindi ko na inulit nung naging magulang na ako kasi I am a conscious interpersonal cross point. Mm-hmm. Alam mo, Kati, may kaibigan ako, galing siya sa broken home. Mm-hmm. Yung asawa niya galing niya sa broken home from ganda ng pamilya nila ngayon. Kasi sabi nila, galing kami sa broken home eh. Mm-hmm. And we know what kind of a hell it was. Impyerno daw talaga. Yung maaga-maaga pa, wala ka na rin yung kundi away na. No? Oh. Oo. Sabi nila, tama na. Ayaw namin maranasan ng mga anak namin yung naranasan namin impyerno. Kaya yun, di po ta stop. Kasi may mga studies, 90% of children coming from broken homes end up having a broken homes themselves kasi wala silang kinalaki ang bahay na matino eh. So, nare-repeat yung pattern, no? Sabi nga sa Biblia, suffer the children for the sins of their parents. Alam mo, totoo yun. Yung mga bata palagi yung nagdurusa, nagkasalanan ng mga magulang nila, kawawa naman. No? Pero sabi nga ng Bhagavad Gita, yung Bible ng mga Hindu, they will hunt tigers better than us. Ibig sabihin, children hopefully will be an improvement of their parents. No? Because we are a conscious, interpersonal, cross point. Next. No? Kaya nasa sa atin. Mahirap, pero posible. So, physical, interpersonal, mga ugali ko, mga eccentricities ko ay dahil ako ay interpersonal cross point, pero I am a conscious interpersonal cross point. Okay? Next. Okay. Maliban sa pagiging physical interpersonal, I am also a social cross point. Ibig sabihin, ang kultura ko ay minana ko rin. Mm-hmm. Ang pagiging Pilipino ko, pag sinabi mong kultura, way of life, no? Yung mga next, mga salita ko, no? Next. Okay. Di ba, Kati, Kapampangan ka? Ang asawa ko, pero ako, ano, Bicolano. Ah, Bicol. Ako sa Bicol, ang daming salita, di ba? Oo. Iba, tamawin ka lang ng ilog, iba na salita to. Iba na, oo. Pero alam mo, Kati, tuwing sa Bicol ako, may marami akong naiintindihan kasi maraming kataga na hawig sa Ilonggo. Yes. Oo. Mga ano, salitang Bisaya. Yeah. Actually, walang salitang Bisaya eh. Pag sinabing Bisaya, generic yan. Mm. Sa pag sinabing Bisaya, may Cebuano, may Ilonggo, may Caraya, may Waray. Pero usually pag Cebuano, sinasabi lang nilang Bisaya. Oh. Nalala ko nang nagtuturo ako ngayon, noon, minsan tumatawa yung mga estudyante kasi yung punto kong Ilonggo, lumalabas talaga ba? Kaya tinatawa na pa rin sila. Sabi ko, well, ako, I can speak your language. Kayo, you cannot speak my language. Oo, ito naman yun. Oh, kasi alam mo, yung human palate pala, ano yan eh, flexible. Yung human palate, it takes the shape kung anong salita ang kinalakihan mo. Kaya pag nag-shift ka sa ibang salita, yung punto, yung tigas ng dila, ano, andun pa rin. Oh, nalala ko na nag-aaral ako sa Belgium, tinutokso nila akong ching-chong-ching-chong kasi in-check daw ako. Tinutokso ko rin sila, kasi yung mga Belgian, pag nagsalita, gatural, Van Gogh, ang Van Gogh, ano yan eh, Van Gogh, ganun sila palagi, parang nagmumumog ng suka. Okay, I have a social cross point, next. Kultura, dahil sa mga pagkain, na kinalakihan ko rin, kaya nga yung mga Pilipino na nasa abroad, lalo na sa Amerika o sa Europe, naghahanap talaga ng bagoong, naghahanap talaga ng tuyo, naghahanap talaga ng patis. Di ba? Kasi I am a social cross point yun ang mga pagkain kinalakihan ko eh, mga isaw, no? Lechon, Filipino food, tuyo. May kaibigan ako sa Amerika, nag-aaral siya doon. Balut.
balot, pinadalan siya ng tuyo. Nung niluto niya, naku, in-evacuate yung apartment, saka fumigate talaga. No? Nagtaka sila, what's that smell? Amoy na yun. Pero sa atin, pag nakaamoy tayo, may nagluluto ng tuyo, naglalaway tayo, no? Oh, bang-bang eh, no? So, ayan, yan, mga pagkain. At saka, damit, no? Next. Yan, mga traditional dresses, no? Sa kanan, nakita mo dyan, hip-hop, hindi naman Pilipino yan, eh. No? Alam mo, Kati, kahit yung office attire, no? Alam mo, Kati, we are a tropical country, napakainit. Hindi ko naiintindihan bakit mga tao nagsusuot ng coat and tie. Eh, malamig naman daw sa opisina. Pero tingnan mo itong mga teenager na to, ginagaya nila yung mga kano na hip-hop, naka-jacket, eh, init-init naman. Alam mo, Kati, sa Indonesia, pag may mga importanting meeting or meeting ng mga top government official, sinusuot talaga nila yung sarong nila. Sa atin, barong, ano? Hindi sila nagko-coat and tie. Talagang proud sila sa damit nila, no? Okay, bilang social cross point, may mga negative sa mga positive traits ng Pilipino, namamana ko rin yan eh. Next. Ah, tulad halimbawa niya, no? May mga naglilingual aerobics. Alam mo na ano yung lingual aerobics, Kati, di ba? Pinaliwanag ko na noon. Kisis. Nag-aerobics yung dila. Yan. Yan mga negative traits tulad ng crab mentality, Manana habit, Mingas Pugon, or Filipino time. Ako, Kati, una akong sumakay ng train sa Europe, naiwan ako eh. Kasi, doon pala, seconds lang ang pagkaiba, wala na yung train. Talagang, lalo sa Germany, talagang kundadat sila. Eh tayo, late palagi, di ba? Oo, sa US din daw, sabi ng father ko, gano'n. Oh. Otherwise, maghihintay ka ng bagong ano na naman. Ay, oo. Yun. Palagi tayong late. Next. Yan. Balat sibuyas. Very sensitive mga Pilipino, di ba? Colonial mentality, preference for all things foreign over their own, kailangan stateside. Ito bago to, balikbayan box mentality. Narinig mo na ba yan, Kati? Parang bago yan sa akin. Bago yan, pero alam mo, totoo yan. Pag may umuwi, sabi natin, pasalubong ka agad, di ba? Uy, pasalubong. Tapos ano, yung mga nando naman, akala nila, madali lang maganap ng pera, ay, nihirap kaya. No? Tapos, dito, ay, parang confident, ay, may mag-anak ako sa abroad, so pag nagastos ng pera, parang walang bukas, di ba? Yeah, yan ang tinatawag na balikbayan mentality. Balikbayan box mentality. Oh, bahala na si Batman. Or bathala na. Lahat pinapaduce na lang. Wala tayong ginagawa tulad ngayon. Mga grave coercion. Eh, wala tayong magawa. Gobyerno yan eh. Parang may ano ba, may sense of surrender na yung mga Pilipino na wala sila magawa. Hindi po totoo yan. May magagawa po tayo. Wala na ng pag-asa. Oh, wala ng pag-asa. Okay, next. Next, yan, corruption, lagay, double standard, yung hypocrisy ba, yung double standard, yung laging nagsisimba, yung bahay, puno ng santo, pati si Santa Claus at San Telmo nandun. Pero yung tindahan, may daya, hindi binabayaran yung katulong ng maayos, yung double standard. O mga kuliyala sa loob ng school, para mga imakulada, pero sa labas, mga wild. Diba? Double standard. Ito, hypocrisy. Nagmamalinis. Yun, alam mo, totoo yun. O ito, excessive partying. Celebrating like there's no tomorrow. Alam mo kasi sa yung mga piyesta, sa anthropology, ang tawag dyan, liminal time. Ibig sabihin, may purpose sila sa lipunan. It relieves tension, ano? Pero sa atin sa Pilipinas, medyo nasobrahan. Kasi halimbawa sa Europe, nakita ko, magtatrabaho sila. Work, they will work, 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 then party. Talagang party. Then work, 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 again. Sa atin naman dito, baliktad. Party, 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 work. Party, party, party. Huh? O kahit pesta, kahit walang pera, mangungutang talaga yan.
Diba? Oo, kahit walang pera, may panghanda. May handa. Gusto ng mga tropical people kasi parang tayo mga Pilipino, parang mga kiti-kiti. Kailangan masaya palagi, rumba, makarena, no? Pero nasobrahan na, okay? Ngayon, next. Ito mga negative and positive traits kasi present naman yan sa lahat ng kultura. Kaya lang, umiiba yung frequency nila. Tulad ng pag-aaral, ginawa ni John Whiting from the Harvard School of Anthropology, pinag-aralan niya yung iba't ibang kultura at yung mga basic human relationship. At he found out they exist in all culture, iba-iba lang yung frequency. Halimbawa, ito ha, hindi ko na malala eh. So, no, nilagay ko lang dito yung maalala ko. Inuwing ganito naman yung punto. Halimbawa, sa avoiding relationship, in the scale of 1 to 10, kung saan 10 is the highest, ang Japanese halimbawa, 6. Kasi, especially if you're a gaijin, or tawag dito, foreigner, talagang they avoid. No? Sa French, 7, mas mataas, they avoid. Lalo na pag hindi ka marunong mag-French. Alam mo, isang beses sa Paris ako, you know, it's really polite bago ka magtanong na tanongin mo muna kung nagsasalita sila ng English. May tinanong akong gentleman, sabi ko, pardon mo, so, parlevo en anglais, do you speak English? Sagot niya sa akin, no, I don't speak English. Tap sila pag if you don't speak your language. May kaibigan ako, pumasok sa restaurant, he tried English, he tried Spanish. Hindi siya pinansin ng waiter kasi hindi siya marunong mag French. Ganon sila. Oh. Okay. Mga German, ganon din. Mataas. Eh, they're very, very cold. Eh. Huh? Mga Americans, hindi masyado. They don't avoid that much. Mga British, you know, the British will not talk to you unless you were formally introduced. At saka kung may kaibigan kang British, kung hindi mo siya i-invite sa bahay mo, kundi you go to the pub, doon kayo mag-usap. Sa Pilipino, one, napakababa because we don't avoid. Hoy, anong ulam mo? Naalala ko nung bago pa ako sa Belgium noon, no? Pag may nakasalumang kakaibigan na tinatanong ko, where are you going? They were offended. And sabi nila, why do you ask? And I apologized. I said, sorry, but in my country, it's a way of greeting. Kasi sa atin dito, saan ka pupunta? Di ba? Oo. So, eh, hindi naman natin sinasagot. Diyan lang, sa DSTT. Kapunta ka na ba ng DSTT, Kati? Di pa po. Alam mo yung DSTT? Ano yun? Diyan sa tabi-tabi. Naisahan niyo ako doon, ha? Yan, Pilipino, one, oh. Masyado tayong nosy. Joking, Japanese, one, kasi they're always very serious. Oo. Four, German, one. Sabi nga nila, if you want to tell a joke to a Japanese or a German, you have to make an appointment. American, 6. British, 5. Filipino, 10. Tayo, tindi natin, ano? Oo, laging tumatawa, laging gumingisi. In fact, may nabasa nga akong libro, eh. A Foreigner Guide to the Philippines. Sabi nun, if your driver comes to you and told you that your car had an accident and he is smiling, don't think he is not serious. He is very, very serious. It's the way Filipino cope with anxiety, they smile. Sir, nabangga yung kotse. Helping, well, Japanese 6, 4, German 5, American 7, British 5, Filipino 8. Totoo yan. Ayaw pinakamataas. Matulungin kasi naman talaga mga Pilipino. Di ba? Okay. Now, I am a social cross point because of the culture, language, clothes, the negative and the positive. But again, I am a conscious social cross point. Kung meron lang ako hindi nagustuhan sa kultura ko, I can put a stop and participate in the cultural engineering for a culture that is more life-friendly. Pwede yan. Kasi next, lalo na ngayon, ano? Next pa. Sige pa. Yan. Lalo na ngayon, maraming Filipino na nagtatrabaho sa abroad o tumitira doon, di ba? Pagbalik nila, may dala silang mga bagong posibilidad ng pamumuhay. Oo. Na hindi
hindi masyadong oppressive or mas life-friendly. Halimbawa, sa halimbawa dito, no, may pila tapos may sumingit. Oo. Yung mga nakapila, magbubulong-bulungan lang yan. Gago, oh, gago. Sa ibang bansa, sisigawan ka talaga, hey, agent, can you see there's a line? Call in line, di ba? Oh. Eh, yung mga Pilipino, ginagawa na rin yan, no? Lalo na dahil sa satellite communication, TV, social media, yung contact of culture naging malapit eh. Oh. Kaya, ang posibilidad ng pag-engineer ng culture natin sa more positive, more life-friendly dahil we are a conscious social cross point. Okay? Next. Aside from physical, interpersonal, social, we are also a historical cross point. In other words, ang mga nangyari sa kasaysayan ay ganito tayo ngayon dahil sa mga nangyari sa kasaysayan. No? Next. Halimbawa, kung hindi dumating ang mga Kastila, next, okay, hindi dumating ang mga Amerikano, hindi dumating ang mga Hapon, siguro ibang Pilipinas ang meron ngayon. Siguro nga hindi dapat Pilipinas, di ba? Si President Marcos noon gusto niyang baguhin yung pangalan ng Pilipinas sa Maharlika, di ba? Oo. Kung may mga historian, nakalimutan ko ng pangalan, babae yun, taga UP Diliman. Sabi niya, hindi daw pwedeng Maharlika kasi hindi totoo. Alam mo bang, ang Maharlika daw kasi Sanskrit yan. Mm. Ang ibig sabihin, well, ang common understanding ng mga Maharlika, royal blood, di ba? Mm-hmm. Madugong bughaw. Oo. Pero hindi daw eh. Sa Sanskrit daw, ang mahal, mahar, ay malaki. Kaya nga, mahal, di ba? Oh. Mahar. Oo. Ang lika, sa Sanskrit, ibig sabihin, genitals. Okay. Kaya hindi pwedeng Maharlika kasi hindi daw totoo na Maharlika, mga Pilipino. Okay. But the fact is, dumating mga Kastila, dumating mga Amerikano, nangyari yung mga gera. Kaya nga ikaw, Cathy, oh, yung piliedo mo, Cruz, di ba? Oo. Pila yan eh. Ang Cathy, Americanized yan. Of course, Catherine yan, di ba? Oo. Katrina. O yung John. John sa English, Juan sa Espanyol, Ioannis sa Latin, Jean sa French, Johan sa German, Ian sa Slavic. Huh? Sa atin si Juan de la Cruz. Sa Bisaya, Cathy, we still tell time in Spanish eh. Las dos, las tres, las cuatro, di ba? Mm. Alauna, you know, we still count in Spanish. Uno, dos, tres. Di ba? Uno, dos. Kaya dahil dumating ang mga Kastila, kaya naman maraming mestizo, mestiza dito. Dahil sa nangyari sa kasaysayan. Okay? Next. Okay. We are a historical cross point because of the innovation in science and technology that happened. Kung hindi na-discover yung electricity, naku, wala to siguro ng internet ngayon, di ba? Oo. Steam engine. In fact, there was a point in time pag nagkasakit ka ng tuberculosis, that's it. That's your death sentence. Pero ngayon, very curable, di ba? Oo. Yung cancer, very curable din. Pero sinusuppress ng pharma companies yung cure. Napakasimple pala ng cure niya, diet lang. No? Sabi ng doktor ko na kaibigan na marami ng pinagaling na cancer sa diet at sa detox lang. Sabi niya, pag nagka-cancer ka raw, the worst thing you can do is to go through chemo. Chemo will kill you faster than cancer. Pero sa Amerika, lobay, tulad din na Dr. Max Gerson na naka-discover ng cure 1926. Minorder yun ng pharma companies eh. Arsenic poisoning. Kasi gusto nila chemo. Sa Amerika, bawal mag-treat ng cancer na hindi chemo. Ha? Kailangan chemo talaga kaya maraming namamatay. Huh? AIDS is very curable. Alam mo ng gamot sa AIDS? Ano, sir? Virgin coconut oil. Ah, talaga? Kasi yung virgin coconut oil, may ano yun, monolaurin. Antiviral. Oo. Kahit yung dengue, kahit yung COVID, virgin coconut oil. That's true. Kasi virgin, ang monolaurin boost the immune system. At ang nakadiscover nun, Filipino, si Dr. Dairit, yung tatay, kontrado ba yun? Tatay ng former Secretary of Health na Dairit din. Yeah, yung monolaurin sa virgin coconut oil. Tinatawag yun na virgin kasi yung
pag ininip ang virgin kasi it's either centrifugal or gravity. Pag ininip po kasi yan 35 degrees and above, namamatay yung monolaurin. Kaya kailangan di iniinit. Okay, innovation sa medicine, no? Mga nangyari sa nung nakaraan, no? Yung communication. Imagine, no? Dati nung panahon ni Rizal, gusto ka magpadala ng mensahe sa Spain. Buwan bago makaabot doon. At buwan din bago ka makatanggap ng sagot. Kung lumubog yung galyon, goodbye. Wala na message. Di ba? Ngayon, i-click ko yung cellphone, pwede ko makausap pa, ano pa, live pa, na taga-Spain o saan mong lupalop ng mundo. Technology, no? Medicine. We are historical cross point because of that. No? Ang lifespan ng tao, humaba rin dahil sa medicine. Imagine, Kathy, 10 years ago, hindi natin ma-imagine may mga Zoom, ano? Oo nga. Ganito, exploration of space, etc. Ang talagang we're advancing. Okay, next. Next. Okay, we are also a historical cross point, not only because of what transpired in history, but because of our personal history. Yung pamilya natin, saan tayo nag-aral, mga taong na-meet natin, saan tayo nagtrabaho, mga lugar na binisita natin. May kilala ka ba dyan, Kathy? Ha? May kilala ka dyan sa picture? Parang ikaw. Bata ka pa dito, bro. Gwapo-gwapo pa, oh. Ngayon pala, hindi na. Pogi pa rin. So, I'm a historical cross point dahil sa mga nangyari sa buhay ko. Mga parents ko. Kung hindi siguro nag-meet ang parents ko, wala rin akong dito ngayon. Naalala mo ba yung ano, Back to the Future? Oo. Part 1? Yes. Oo. Na kailangan mag-kiss yung parents niya sa dance, di ba? Oo. Or else, mawala siya. Mawala siya. Si Einstein yun eh. That if I go back to the past and kill my grandfather, poof, mawawala na ako. Ganun. So, yun, mga taong nakilala natin, di ba? Yes. Saan tayo nag-aral? Saan tayo nagtrabaho? Yung kwento ng pamilya natin, I am a historical cross point in that level also. Not only in the global, but even in the personal level, I am a historical cross point. Yeah. But again, next. I am a conscious historical cross point. Ang buhay daw parang sine. Nung pumasok tayo sa sinehan, matagal na nagsimula. Pero dahil conscious tayo, makapag-aral tayo ng kasaysayan, at ang maganda pa, hindi pa tapos ang kwento. At tayo bilang nanonood ng kwento ay may contribution sa kwento at may magagawa sa direksyon ng kwento. Alam mo, Kathy, sa pag-aaral ko ng kasaysayan, ako'y namangha kung paano isang tao, desisyon lang ng isang tao kung paano nagbago ang direksyon ng mundo. No? So, ganun pala tayo ka-powerful. Minsan masasabi natin, ay ano magagawa ko, ordinaryong tao lang ako. Ay, hindi po totoo yan. Kasi lahat tayo may papel sa mundong ito. Minsan may mga tinatawag na accidental hero. Yeah. Naging bayani siya kasi nandun lang siya eh. Nandun siya. Kailang tumugon siya sa tawag ng panahon. Kaya yun, nalala ko yung sine. Yun pala, hindi ko nasali. Yung panood mo yung ano, Troy, si Brad Pitt. Troy, yung Trojan War. Kasi bago si Brad Pitt umalis pa pupunta gera, tinanong niya yung isang bata, yung nagbigay ng shield. Are you afraid? Sabi ng bata, yes, I'm afraid. Yeah. Kaya sabi ni Brad, because you're afraid, you will not be remembered. Kaya nga naalala natin yung mga maraming tao kasi mga sinabonifacio. Kasi talagang ano sila, hindi sila natakot. Hindi natakot. Nagtatibaka sila. Ganon din ngayon sa vaccine na ito, sa pandemic na ito, huwag tayo matakot. No, may papel tayo. Ito, sinusundan ko sa Canada. Naku, saludo ako sa Canada. Yung mga truckers doon, nagpo-convoy sila, nagpo-protesta. At saka ano, ewan ko, nung nakita mo yun sa Facebook post ko, yung It's Up to Us. Mga tao all over the world talagang umaalsa na kontra sa medical martial law. Because we are a conscious historical cross point. Hindi lang tayo parang bangkang papel na lumulutang-lutang sa dagat.
kundi may timon tayo because of our being conscious, kaya dapat gamitin. Okay? Next. Aside from being from physical, interpersonal, social, historical, we are also an existential first point. In other words, the worldview, ang pananaw sa mundo, paniniwala, are something inherited again. Sa anthropology, ang tawag dyan, plausibility structure, a set of meanings that keep a certain reality going, you know? Any universe of meaning needs constant legitimation, a plausibility structure to give credibility to that universe of meaning. This means that as a people, we need to find constant proof that we believe is correct. No? Kaya nga, next. Kaya nga talagang, makikipagpatayan tayo sa mga paniniwala natin tulad ng reliyon. Ang tinuturo ng reliyon, heaven and hell, meron ba talaga nun? No? At maraming reliyon, ginagamit yan para panakot, impyerno. Alaka, pag di ka nagpabautismo, sumali sa amin at nagbigay ng love offering, pupunta ka ng impyerno. At ganito yung impyerno. No? Yan. Kaya takot ang tao. Alam mo, Kati, sa man in historical action, dapat i-question natin to lahat na natutunan natin kasi mamaya pupuntahan natin yan. Di ba? Next. Okay. Ang konsepto natin ng eudaimonia, sabi ni Aristotle, eudaimonia is a good life. The good life. Di ba lahat naman tayo gusto yan, di ba? Oh. At lahat tayo may kanya-kanyang idea ng good life. Bahay, kotse, bakasyon. Bahay ano niya tayo, prof, eh. Ang ganda. Ha? Bahay niya tayo, eh. Ay, hindi. Mas maganda bahay ko dyan. Pero, yan, profesyon, next. Next. Ano ba, paano maabot ang good life para sa iba? Maging teacher, maging doctor, maging engineer, maging seaman. Di ba, Kati, nasabi ko sa iyo, pitong uncle ko, seaman? Oo. Si Manloloko, si Manduroko, tumaga. Maging nurse, maging sundalo, of course, sa mga bata, maging astronaut, ano? Maging bumbero, maging pare, maging madre, kung ano-ano pa. Iba-iba kasi yan ang idea natin ng good life. Saan man galing yun? Again, yun, minana natin, no? Napapanood sa sine, sa TV. Kaya may idea tayo ng profession para maabot ang good life because we are an existential cross point. Ikaw ba, Kati, nung maliit ka pa, nung maging gusto mo paglaki mo? Teacher. Ako, siyempre, the usual, no? Gusto mo maging astronaut, mga ganun ba? Ako, maging, teacher talaga, bata pa ako, yun ang pangarap ko. Yan. Kasi may idea ka rin ng good life. Oh, siguro yung tatay mo, teacher, tatay mo, lawyer, tatay mo, engineer, tatay mo, seaman, kaya yun. Again, as a... The influence, ano? Point, correct. Namamana din natin yan, no? Sa pamilya, no? Again, I am a conscious existential cross point. At dahil yan, I can reappropriate my plausibility structure or my set of meanings. Kaya na yung ibang tao, nagko-convert sila ng religion, eh. No? Kasi hindi na plausible yung present religion. And nagpapakita ko dyan, I can reappropriate ang tawag dyan sa mga meanings, sa mga kabuluhan ko sa buhay, di ba? Like, what I know as good or bad can change, di ba? That, for example, 7 years old, ano, what do we know as good? What do we know as bad? Good, halimbawa, nagtutoothbrush, tawag dito, natutulog kong tanghali, di ba? Oo. Alala ko yung tatay ko noon, eh, pagpatulogin niya ako, mag-ano daw ako, mag-click na, kunyari tulog na, pag-alis niya, bangon na rin ako. Babangon ka. Kung bata tayo, ayaw talaga natin matulog ng tanghali. Oo. Oh. Ayun, gusto natin. At saka bawal manood ng ano, television. Na malapit. Na, oh, yun, mga ganon. Di ba? Oh. High school, yung good and bad, may iba na rin. Bawal magyosi, bawal uminom, di ba? Naalala ko, first time ako nalasing high school, sumumpa talaga ako, Kati. Habang nagsusuka ako na, habang nabubuhay ako, hindi talaga ako iinom ulit. 3 days after, ha? 3 days after, inom na naman. Yeah.
nakaw na, yeah, ano ba yung good? Good grades, umuwi ng, lalo na high school, umuwi ng maaga, di ba? Mga ganon, no? Hanggang ngayon, nagpabago. No? Sabi nga ni St. Paul, when I was a child, I think and act like a child, but now that I'm a man. In other words, conversion is possible because I am a conscious historical cross point. Alam mo natin, galit na galit ako kay Marcos eh. Kung na pinag-aralan ko ng mabuti, nakita ko in the last years niya, he was going towards the right direction. Alternative fuel, no, wind power, nuclear, thermal. Kaya nga tinanggal siya ng kabal eh. Kasi gusto ng kabal, dependent pa rin tayo sa crude import. Yes. In other words, kahit ang pananaw ko sa isang tao, pagkakilala ko sa isang tao, pwedeng magbago. Dahil I am a conscious existential cross point. Paniniwala ko sa Diyos. Paniniwala ko sa buhay. No? At ang pagtanggap ko sa buhay. Di ba? Okay, next. In summary, ang sinasabi ni Doc, next. Ang sinasabi ni Dr. Reyes sa article yung Man and Historical Action, man as destiny is a set of limitations, but as task, he is a set of possibilities. In other words, as destiny, hindi ko pinili yan eh. Hindi ko pinili mabuhay. Hindi ko pinili yung katawan ko. Kaya nga yung iba sana, pinanganak akong babae. O pinanganak akong lalaki. Ako isang lalaki. Ako isang babae na sa katawan ng lalaki, di ba? Correct. No? O sana mas matangkad ako, sana mas maputi ako, whatever, no? Hindi ko pinili yung katawan ko. Hindi ko pinili mga magulang ko. Yung iba, sana pinanganak ako sa mas mayaman na magulang, di ba? Oo. O mas ma-responsableng magulang, pero wala ka na magawa dyan, yan, dyan na yun. Mm. No? Hindi ko pinili yung lipunan. Hindi ko pinili. Yeah? Di ba, yung, tayo, nakasakay ng, ako ng taxi, sabi ng taxi driver, sana pinanganak akong Hapon o Amerikano, napakahirap ng bansang to. Hindi ko pinili ang point of history which I'm in. Kung ikaw, Cathy, mapipili mo saan mo gustong point of history pinanganak ka, panahon ni Cleopatra, panahon ni Jesus, or 200 years from now? Pipili ko pa rin siguro ngayon. Ayun, no? Ako rin. Hindi ko, karamihan sa mga paniniwala ko, hindi ko rin pinili yan, binana ko yan, tinuro sa akin yan. And because of that, as destiny, nakadestined, I become a set of limitations, di ba? Mm-hmm. Kala ko mas mayaman ang magulang ko, nakapag-aral ako sa mas mabuting paralan, mga ganun ba? Oo. Kala hindi ako naghihirap ngayon. Pero yan ang destiny mo eh. Kung si Rico G, paano yan, kapalaran. Oo. But because I am conscious, I become a task, I become a set of possibilities. Possibilities. Mm-hmm. I can go on blaming my parents, blaming my society, pero walang mangyayari dyan eh. I have to let go and do action. Oo. Di ba? Sabi nga ng lola ko, what's the difference between a good cook and a bad cook? Ang bad cook daw, masamang cook, is she who apologizes for having prepared a lousy dish because of the limited ingredients in the kitchen. Okay. But a good cook can make an excellent dish out of whatever ingredients are available in the kitchen. Minsan sabihin, ay pasensya na, walang ganito, walang ganyan. Ano lang yung available, you can make a best dish. Ganun din sa buhay. Minsan, we blame our circumstances. Magulang, kasaysayan, ano-ano pa, gobyerno. No? Kaya nagkaganito tayo. Walang mangyayari sa buhay kung ganyan ka. Huh? What are your resources? No? Then what are the best thing you can do with that? May kwento lang ako, sandali, Cathy, ha? Uh-oh. Isang gabi, si Pedro, nakita niya si Juan para may hinahanap. Sabi ni Pedro, Juan, ano hinahanap mo? Sabi niya, 1,000 ko nahulog. Ah, sige, tulungan kita. Katapos ng isang oras, di nila makita. Saan mo pa nahulog? Doon, no? Eh, bakit dito ka naghahanap? Eh, maliwanag dito, eh. Actually, ganun din tayo, di ba? We don't start from where we are, our limited resources, mga ganun ba. So, man as destiny is a set of limitation, but as task, he is a set of
possibilities. Saka yung iba sa atin, no? Kasi prof, gusto nila madali. Easy money, diba? Ayaw nila yung nahihirapan sila, ayaw nilang nagtsatsaga sila. Oo, pero mayroon din ano, mga grabe talaga from rank to riches, wala din naman ni Pacquiao. Kung pinaghirapan niya rin yun, dugot pa o isang exactly. Pinuhunan niya doon. Buhay, oo. Ganun yun eh. So, yan ang pagtanggap. Katawan ko, magulang ko, lipunan ko, ang kasaysayan na nandito ako ngayon at mga panina. Tanggapin ko muna yan. Yakapin ko yan. Mga negative tsaka mga positive ko. Sabi ng spiritual director ko noon, ay sweeta, to be holy, kasi holy, di ba? Pagkaintindi natin, walang kasalanan. Di totoo yun. Sino mga taong di nagsasala. Alam mo, nagtuturo ako ng ethics for almost 30 years na. And committing a sin is a human reality. Habang buhay tayo, nagkakasala. Pero actually, holy came from the German word heilig, which means whole, buo. Kasi to be holy daw, kailangan parang maging battery tayo. Kasi yung battery, kung puro lang positive, walang negative, it will not work. So para maging tao, dapat positive and negative. Kailangan yung turo natin, lalo na sa religion, ay kasusuklaman ang negative side natin. Hindi po, yakapin mo yung negative side mo. Parang si Luke Skywalker lang yan, hindi siya maging ganap na Jedi unless matanggap niya, makonfront niya yung dark side niya. Yes. Ganon din dapat sa atin. Kaya pagpapatawad, walang perpektong tao, walang perpektong magulang. Mm. Unang pagpapatawad na gawin natin ay sa sarili natin. Relax lang, mahal ka ng Diyos. The love of God is unconditional. Eh. God loves you not only when you're good. Even if you're bad, the love of God does not change. Kailan parang palaging pinoprogram tayo, hey, be a good girl or else Papa Jesus will get angry. You'll be thrown. Hindi po totoo yan. No? Unconditional. Kaya nga sa panalangin, Kati, alam mo, isa sa mga paborito ko yung panalangin ay yung suchipe ni mini-surrender, no? Or take ni San Ignacio de Loyola. Next. Next. Ano yung next slide natin? Wala. Yan. Kung sinabi ni Ignacio, take Lord, receive all my liberty, my memory, especially the painful memories, ano, take and receive, my understanding. Maraming nangyayari sa buhay ko, hindi ko naiintindihan, pero take and receive my entire will, all I have and call my own. You have given all to me, to you, Lord, I return it, no? Everything is yours, do it what you will. Give me only your love and your grace, that is enough for me. So total surrender talaga to the power of the absolute. O kung may Diyos ka, may religion ka, God, whatever, no? So to surrender that there is a reality beyond this reality. Hindi lang tayo gising, almusal, trabaho, natangalian, trabaho, uwi, hapunan, sunod na araw, gising, gano'n na. Hindi po. Tayo'y tao, no? May consciousness. Gamitin natin yun. Huwag tayong magpapadala sa pag may mga mind control na mga kabal. So, yeah. At ang pagtanggap ay, una siguro para magising tayo, para huwag tayong matakot, tanggapin natin na tayo ay mortal. Mamatay tayo. Alam mo, Kati, ako 20s pala ako, sinurrender ko na yung buhay ko sa Diyos. Nakukunin niya ako anytime. Oh, ready ako. Nakarating na talaga, Prof? Oo, ready at ako. At very early age. Yeah, I live a dangerous life eh. No? Pero hanggang ngayon, buhay pa rin. Ewan ko, ang buhay ko talaga ay sa kamay ng may kapal. May mission ka? Ha? May mission ka, Prof. Celso. Ewan ko lang. At binigyan ka niya ng mahabang buhay. Hindi rin. Ewan ko, but anytime. No? At saka huwag tayong matakot kasi wala talagang namamatay eh, even sa law of conservation and matter. Mm-hmm. Matter and energy are neither created nor destroyed, they're just recycled. It's just a transition. Kung may mamatay tayong kamag-anak, nalulungkot tayo, umiyak tayo kung kailangan, pero niwala tayo na transition lang yan, magkikita ulit tayo. Yes. Alam mo, Kati, minsan na nung nagtuturo pa ako sa seminaryo, kasi dyan sa Makati, galing sa bahay, dinadaanan ko yung South Cemetery. Madalas traffic kasi late na ako, talaga nagmamadali.
tumitingin ako sa cemeteryo, sabi ko, buti pa sila, oh, graduate na. Tahimik na. Graduate na, tayo dito pa. Sige lang, okay lang, gagraduate din tayo. Kaya, let go. Tulad ni Buddha ba, let go. Huwag kayo maging attached sa kayamanan, sa pera, kahit sa idea, let go. Kahit sa buhay, kung if it's time to go, then go. Let go, huwag kayo matakot. Kasi whether you like it or not, we will die. Lahat tayo mamamatay. No? Sa buhay daw na ito, dalawa lang ang talagang sigurado. Kamatayan at taxes. No? Kasama talaga yung taxes. So, let go. No? In the end, next, last na slide natin. Sinabi ng sinaunang Grego na si Heraclitus, man's character is his faith. Ano din pagkatao mo, ugali mo, yan ang magiging kapalaran mo. Swerte? Si Heraclitus kasi hindi naniniwala sa swerte. Kasi totoo yung tati, kasi kung positive ka, you attract blessings. Yes. Kung negative ka, lagi kang galit, lagi kang maingitin, you know, you attract negative vibes din, ang buhay mo maging negative din. Pero kung positive ka, kaibigan ka, loving ka, mapagpatawad ka, bukasak ka sa kalaman, ginagamit mo consciousness mo, niwala ka sa akin, proven and tested ko na yan, you will also attract good vibes, good life. No? Yan ang law of nature, law of the universe. No? Man's character is his faith. Sabi ni law of attraction yan eh. Law of attraction. Law of attraction. Kung ano yung iniisip mo, ano yung ano, kung positive ka mag-isip at lahat may paraan, ano man ang kinasasablakan mo, eh talagang, ano, yun din yung makukuha mo. Pero kung parang nawalan ka na ng pag-asa, yun ang pinaka-delikado, prof, eh, sa isang tao, yung mawalan ka ng pag-asa. Pag nawalan ka ng pag-asa, wala na. Wala na, wala ka na talagang gagawin. Kasi, alam mo, kahit sa theology, the greatest evil is despair, yung mawalan ka ng pag-asa, wala ng hope. Yes, hindi yung masunugan ka, hindi yung mamatayan ka. Pero pag nawalan ka ng pag-asa, that's it. Oo, kaya yung iba, the only way out is suicide. Yes. Kaya po yung iba talaga, ano, makikita mo, nagsisuicide. Kasi wala na, in despair na talaga sila eh. Kaya pinatapos na nila yung buhay nila. Hindi, ayaw na nilang lumaban. Oo. Kasi yung una sa lahat, ang mundo nila maliit, makitid. Correct. Kailangan palawak, consciousness, conscious cross point. Palawakin natin ang mundo natin. Parang yung sa movie Aladdin, yung kanta, napakaganda dun eh. Let me show you the world, no, shimmering splendor. A whole new world, a whole new fantastic point of view. Marami pala. No? Alam mo, marami na rin ako napuntahang lugar, ano, and I find traveling always a humbling experience. Humbling kasi makikita mo yung mundo mo pala, hindi lang yung mundo. Marami palang mundo. Strange places, strange cultures, strange food, no? At itong mundo pala, hindi lang. Mawasak man itong mundo na to. Meron pang iba. May iba pang planeta. Iba. May universe pa. It's as far as you create your own world. Kaya yun ang sinasabi ni Dr. Reyes sa Man in Historical Action. I am a cross point, but I am also a conscious cross point. So man as destiny is a set of limitation, but as task, he is a set of possibilities. Ay nako, Diyos ko, hindi ko. Pag nag-iisip ka lang, pag hindi ka takot, pagising ka, hindi ko ma-imagine ang possibilities na pwede sa atin sa buhay na ito. Because the human nature is, ano, Prof. Celso, yung creative mind, yung creativity natin, innate sa atin yan, pagsilap pa lang natin, di ba? Yung problema lang yan. Pero actually creative, di ba? Like sa ethics, ang pagkaintindi ko ng ethics, hindi lang do's and don'ts, eh, anong pwede, anong bawal, hindi po. But it is a critical, creative, and generous response to a conflict situation sa mga problema. Huwag kayong mag-despair. Huwag kayong magmukmuk. Gamitin natin to. Be creative. Kahit paggawa ng ketera, andito lang yan. Yes. At saka, Prof, iba pa rin yung talagang, alam mo yun, inihingi mo rin sa Diyos, nagdadasal ka, have faith, dahil, ibig kanino man eh. So, ayaw ko tingnan ang Diyos na parang Santa Claus eh. Nabigyan mo ako nito, ako kahit magdasal ako, hindi ako nagdadasal. Ang dasal ko lang, samahan mo ako, pero yung papasal. Babayan mo ako. Bata ako, ganun din ako.
Oo. No? Pero hindi, hindi ganun eh. Give you wisdom. Hindi. Man's character is his fate eh. Huwag kang maasa sa Diyos o sa... Ang asaan mo lang sa Diyos, grasya, pero yung magmimilagro ang Diyos para sa iyo. Ay, hindi. Ano kinakailangan? Parang yung good, ka rin. Parang yung good thief and bad thief ba? Oo. Parang kasabihan lang yan, Prof. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yung bad thief, kung talagang Diyos ka, tanggalin mo to, ang sarili natin sa cross, parang yung bad thief, lamon ka ng lamon, kain ka ng kain, inom ka ng inom, pag nagka-cancer ka, magdasal ka para gumaling ka, milagro. Nagdasal, ano kasi ni swerte? Inabuso mo eh. Inabuso mo kaya ngayon gusto mo ang Diyos gaganyan tapos gaganyan. Yeah. Hindi ganun. That's not how life works. I agree. No? So, huwag matakot. No? So, para hindi matakot, pagtanggap, pagpapatawad, panalangin, pagising. Kasi sabi ko nga, ang taong gising walang takot. Kasi kahit mamatay man tayo, eh, kamatayan lang yan eh. Wala namang namamatay. No? Transition lang yan. Kung mamatay man, then congrats, graduate ka na. Tapos na yung pagdurusa mo in this valley of tears. Kaya laban lang. Laban. Ay! Sabi nga ni, ano, isa sa talagang nare-respeto ko rin, si Attorney Percida Acosta, na makikita mo siya lang yung ilan sa mga, ano, bilang mo sa mga kamay mo, yung mga official ng pamahalaan natin na talagang lumalaban pagdating sa karapatan, sa tama at sa katotohanan, Prof. Celso. Iba matapang itong ating public attorney's office chief na si Attorney Acosta. Kasi sa mga taong gising, may pananagutan din yan, akayin ang iba sa liwanag. Kaya lang, ang mangyari dyan, ikaw pang masama dyan. Oo. Diba? Eh, 2,000 nakaraan, nakita na ni Plato yan eh, yung sa Myth of the Cave niya. Oo. Yung bilanggong nakalabas ng kulungan, nakita yung katotohanan. Yes. Hinakay niya yung kasamahan niya. Anong ginawa? Naniwala ba? Hindi. Pinatay pa siya. Kasi mas komportable doon sa kadiliman. Correct. Ganun talaga. So, hindi naman lahat pa. Kailangan magising eh. No? Nakita natin ni Plato, iba rin kasi yung degree ng illumination pagka sinag, sabi ni Platon. Pero sa mga gising, may pananagutan na akayin ang mga kapwa sa liwanag. Tama. And it's a Christian way also yan, Prof. Celso. Hindi ko pwede ikaw lang yung mabuti, ikaw lang yung nasa safe na sitwasyon. Walang taong mabuti, walang taong masama. Lahat tayo, battery, may positive, may negative. Ako may positive, ako may negative. Pero kailangan yakapin, maging buo, maging holy. Tanggapin. Tanggapin kung sino ka. At patawarin ang mga kasalanan, no? Kasi wala namang perfecto. Relax lang. Oo. Thank you. Wow, okay. Ang bilis ng oras, Prof. Celso. Okay. At isang oras na naman ang ating naubos ngayong araw na ito. And of course, ang ating palatuntunang mind games ay napapanood tuwing araw po ng Webes, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Dito pa rin sa ating katipunan channel. At syempre, sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, Prof. Celso, sa ating pagpapaalam, Prof. Okay. So, mana's destiny is a set of limitations, but as task, dahil conscious tayo, we are a set of possibilities. Sabi nga nila, when life throws a lemon at you, make a lemonade, no? So, laban lang, sulong lang. Kapit lang. Okay. Thank you, Prof. Celso. At sabi nga ni Prof. Celso, laban lang! Sulong! Diba? Diretso lang po, anuman po ang pinasasadlangan natin ngayon, anuman po ang sitwasyon ninyo, basta move forward. At talagang natural po yan na kung anuman po yung nararanasan natin problema, pero gamitin po natin ang ating isip, gamitin po natin ang pagiging resourceful kasi tayo ng mga Pilipino, may ganyan po tayong katangian, ang ating creativity bilang isang human being. Anyway, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay, maraming salamat. At sa lahat po ng mga nagme-message, maraming salamat po. At syempre sa ating technical team, sa ating pong kay Virch Widow, maraming salamat sa iyo, Virch, sa pag-alalay mo sa amin dito pa rin sa Mind Games. Ito po ang inyong lingkod, Jackie Cruz, na nakasama niyo po sa loob ng isang oras. Hanggang sa muli, until next Thursday, 4 to 5 p.m.
Bye-bye. Bye. Bye, Prof.